Hello guys! Ayun, magkakaroon na naman tayo ng tutorial ngayon. As we all know, meron na naman bagong shop, seller shop, na parang sa Shopee, yung TikTok shop. So, ayun, papakita ko sa inyo kung paano mag-sign up para magkaroon. Kasi maraming nagtatanong dun sa group kung paano magkaroon ng TikTok shop, magkaroon ng shop dun sa mga profile nila dun sa TikTok nila. So, ayun. Papakita ko sa inyo kung paano mag-apply. Papakita, kasi apply ko yung account ni Kim. So, papakita ko sa inyo kung ano yung step-by-step na gagawin natin para makapagbenta kayo ng official sa TikTok shop. So, check nyo na lang to. So, ayan. Start na tayo. Andyan yung website. Makikita nyo. Ilalagay ko dyan din sa description yung pinaka-address para makapag-sign up kayo dun sa TikTok shop. Ayan. Nakikita nyo naman sa screen. Wait. Kita ba yan? Oo, kita yan. Kasi magsa-sign up with TikTok account tayo. Nandyan sa baba. Kita ba dito sa ano? Sa camera? Piling ko hindi. Wait lang. I-ano lang natin siya. I-angat lang natin. Ayan. Diyan sa baba. May ito. Ayan. Kita nyo. Nandyan. May sign up with TikTok account. Kung meron na kayong TikTok account, madali na siya. Tapos, kasunod nito yung kung isa-sign in nyo ba yung account nyo sa TikTok. Meron dong sign in. Sign in nyo lang dun kung ano yung username, password, or pwedeng via QR code. So, ayan. Nakapag-sign in na kasi ako kanina, tinry ko. So, authorize nyo lang yan kung i-coconnect nyo yung TikTok na ginagamit nyo para mas madali. Or kung pwede naman na bago lang na kayong gagawa ng TikTok, pwede nyo rin pala yung i-ano. I-connect. So, tignan natin kung ano pa lang. Tignan ko kung ito ba yung nakakonnect dito kay Kim. Tignan ko, kita ba yan? Ayan, verification. Tingnan natin. Mali. Ayan, send code tayo. Kay Kim kasi to, meron akong shop. Kaya papakita ko lang sa inyo kung paano i-set. So, ayan, nag-verify. Meron naman siyang code na nag-text. So, ayan, ano natin. So, ayan. Ayan na, kita nyo na. Ang bilis lang. Welcome to the Philippine site. Ayan, tapos ng Philippines and start selling lang. Tapos, ayun na. Pero, meron pa tayong dapat gawin. Kasi ata yung iba, akala, pwede ka nang magbenta. Wait, wala pa dito sa update TikTok siya po. O, wala pa. So, wala pa. Makikita nyo yan. Dito, yung account niya. Saan na ba yun? Hindi pala nakikita. Ayan. Wala pa kasi yung iba hinahanap nila dito, yung parang sa ibang shop, sa profile, may shop na. Wala pa kasi nga hindi pa siya na-approve. Kasi meron ditong step, 2 steps to kickstart your business and earn rewards. May mission ka muna. So, set up your shop. First, i-verify mo muna. Yung documents mo, ayan, ito yung first step. Maglalagay ka ng ID. Ayan, kung individual ka, shop. Ayan, yan ang muna natin yung shop ni Kim. Pagnet, Manila. Wait. Ayan, sure ko lang baka mamaya hindi nakikita. Kasi hindi siya nagre-record. Ayan pala, nagre-record. So, ayan, yung mga ID or TIN, ayan. Kasi nung nakaraan ginamit ko yung postal ko, hindi siya pwede. So, TIN lang talaga, tsaka yung PhilSys National ID. So, nandito yung ID niya. Saan ba yung ID ni Kim? Hindi ko pala na-save. Kunin muna natin dito sa sinend niya. Wait. Baka i-cut ko na lang to ha, kasi medyo matagal yung pagkuha ko ng ID niya. Ang bagal ng internet! Tagal. Grabe. Ay, hindi naman pala. Hindi naman pala nakikita yung window ko pala. So, ayun.
Wait lang, kunin ko lang muna yung ID niya. So, ayan. Add file na tayo. Ayan, kung nasaan man yung ID nyo. Upload nyo lang. Tapos, ilalagay ko lang yung ID number niya. Wait. Saan na ba yun? Dito ko na lang kunin. Para mas madali. ID. Okay. Ayan, business owner name, ayan, kung kayo yung owner, ayan, pwede nyo na ilagay lahat. Oy, make sure lang daw na kailangan correcto kasi kung ano yung account number nyo dito, ito na rin yon. So, kung sino yung may back account, dapat ito din yung ilagay yung owner name at saka yung ID, yung i-register nyo. Kasi kapag nag-generate to, pag nag-add kayo ng payment method for withdrawal dun sa kinita nyo, kailangan same name. So, para hindi kayo magka-problema, yun lang yung tip ko sa inyo. Yan. Teka. Lagay lang natin yung birthday niya. Okay. Hindi na yan kita sa camera, pero nandito ako sa birthday niya. So, i-ano ko rin naman to. Itatakpan ko rin, so hindi ko na siya itataas. Ano mo si Kim? Okay, submit ko na yun. Ayan, so mag-co-confirm lang yan. Kung tama ba, make sure na correct ha, kasi para hindi kayo magproblema sa withdrawal. Tama ba? 7-2-0-2-5. Ayan. Confirm. So, yun. First step, okay na. Ayan na siya, verifying na siya, in progress na siya. So, ang next naman is yung mag-upload kayo ng product. Kailangan kayo mag-upload na kahit isa. So, mag-sample muna ako dito. Ayan, lagay muna natin yung details. Ay, lagay ko lang din dito. Same lang naman kami ni Kim. Baguhin ko lang yung pangalan. So, kita naman yan dito. Tapos, yan, set as return address. Yan lang, kung saan, kung pag yung babalik sa inyo yung item, yan lang, nalagay mo nyo dyan. Pero, ay, Republic of the Philippines pala. And NCR. So, nalagay ko lang dito muna. Tapos, wait. So, ayan, nakalagay na dyan. Your documents are currently under review. Your products will become visible to buyers once you are verified. So, mag-upload muna ako dito ng item. Try ko lang. Sige, maglalagay lang muna ako ng item dito. And then, sample lang para at least meron lang tayong ano dito. Nasa na ba yung mga item ko? Nandito ba yun? Ay, ito. So, wait lang. Ayan. Tapos, ayan. Ayan, complete nyo lang yung details. Ayan. Tapos, description lang. Ayan. Sample lang muna yan eh. So, color, pink, sales. Ayan. Tapos, yung picture ulit yan. Hanapin ulit sa'yo. Same lang sa parang Shopee. Ganyan. Kung sanay kayong mag-post sa desktop, medyo ano na kayo, familiar na kayo dito. Okay, lalag yung ano ko, mouse. So, ayan. Wait lang. Ayan. Kailangan tama lang yun din. Yung measurement kasi dito ay kinakompute shipping fee. So, kung gusto niya ng cash on delivery yan, publish. Ayan, your product has been uploaded. However, documents are currently under review. The product will become visible to buyers once you're verified. Thank you for waiting. Ayan. So, kailangan nyo itong ayan, nandyan na siya. Makikita nyo na siya sa products. Pero, nakalagay dito.
nakalagay, ay hindi pala kita. Wait, yan na natin. Isunod natin yan. May ito mo dito, ayan, may suspended pa. Reviewing pa yan kasi hindi pa tayo na-approve. Ayan. So, ayan, magaano yan dito? Mag-unlock yan dito. Makikita nyo yan dito kapag na-approve na kayo. Mag-email sa registered email nyo si TikTok kung pwede na kayong mag-sell. Magkakaroon na yan dito ng ano, na na-unlock nyo na yan. So, lalabas dito yung upload product. Alam ko, oh, ano na to eh. Okay na to. Ayan, nag-complete na yan. So, number 2 is start to sell, so to be unlocked na yan. So, mag-email na lang sa inyo si TikTok. Titingnan ko nga kung may email ba dito. Kasi, ayun, may email naman pala. So, mag-email yan dito kapag ano na. Kapag na-approve na yung shop nyo. So, papakita ko sa inyo kung yung sample nung TikTok email. So, kasi isa kong account meron din dito. Ipapakita ko lang sa inyo yung sample email. Wait, yan. Your shop has been approved. Ayan. Pangalawa na to actually kasi yung una, yung ID ko, hindi TikTok, hindi TIN. So, hindi ako na-approve. So, yan lang. Approve, please visit, please go to ganyan. If you have other questions, ayan. So, makikita nyo na na magkakaroon na kayo ng shop dun sa app nyo. And then, pwede na kayong mag-upload dito sa my TikTok shop. Shop Seller Center. So, ayan, kung meron kayong questions, pwede nyo rin dyan ilagay sa baba kasi medyo learning pa din tayo sa TikTok shop. Meron pa din tayong ibang mga, may mga tanong pa kung paano gamitin yung mga promotion codes. Ayan. So, share ko na lang sa inyo sa susunod nating mga video. So, for now, ito muna yung pagsasign up. So, please don't forget to like, comment, and subscribe na rin kayo dito sa ating video para sa susunod nating mga uploaded. Mga upload is ma-notify kayo. So, ayun, i-check nyo na lang muna and then comment na lang kayo if ever na meron kayong questions about TikTok shop. So, thank you. Bye-bye!